Sa harap ng pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa, ilang senador sinabing mahalaga din ang pagsuko ng armas ng mga rebelde. Anila, bagamat suportado ang peace talks, mahalagang matiyak na hindi lang magpapalakas ng puwersa ang makakaliwang grupo sa gitna ng usapang pangkapayapaan. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Nagpakita ng suporta ang ilang senador sa hakbang ng pamahalaan para sa usapang pangkapayapaan. Ayon kay Senator JV Ejercito, iginit ng senador ang kahalagahang wakasan na ang dekadegadang bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga rebelde. Kaya dapat na isama rin ang pagsuko ng armas ng mga rebelde. As long as the majority o yung talagang legitimate representative ng National Democratic Front and the Communist Party of the Philippines will have that commitment talagang for lasting peace, for talagang itong sa ating pong peace talks, no, to the peace talks, I think that would be enough. Pero ako talaga, very particular ako dun sa kanila pag lay down nung kanilang armas, yung pag-surrender armas, kasi that would show their sincerity on their part that they are indeed serious in pursuing peace talks with the government. Paliwanag na senador, ayaw niyang maulit ang karanasan noon na kahit peace talks, tuloy ang pagpaparami at pagpapalakas ng puwersa. Kaya para sa kanya, bago sumalang sa negosasyon, kailangan maresolba ang armed struggle. Sakasakaling gusto po nila, no, maaaring yan po, may party list yan, tumuloy po sila, yung Communist Party of the Philippines. Pwede po nilang ituloy naman po yan, ayon sa kanilang paniniwala at ideolohiya. Kaya lang, again, without the armed component. Si Senator Bato de la Rosa, suportado rin ang peace talks, pero nanindigan na sana'y walang ceasefire. Pabor nga ako, Sir, pabor ako. Nobody can say na ayaw nila ng kapayapaan. Everybody wants peace. Ako, I'm in favor of peace talk. You want peace talk, oh, usap tayo. Pero you are in no position to demand. Para naman kay Senator Mark Villar. With regards to the peace, ang alam ko kasi wala namang condition yung peace talk. So continuous naman ang operations ng military. So I guess they're welcome, everyone's welcome to talk. Naniniwala rin ang senador na ang pamahalaan ang dapat ang maglatag ng mga kondisyon. Daniel Manalastas para sa Bayan.